okay naman siya. At may bisita na naman tayo dumating, oh. So, wash out, madali, madali. Wait a minute! Wash out. Who are you? Let me do my two step. So, ito na mga ka-date, isiset na natin ang ating block dito sa ating head. Sa ating engine. So, magandang-maganda pa yung ano natin, oh. Ano natin, pakita natin. Ayan na, oh. So, okay na okay pa yung gasket natin, kaya hindi na natin tatanggalin yan. Buong-buo pa siya, oh. Lalagyan na lang natin ng konting dikit para maganda siya. Para hindi siya mag-leak. Ayan, lagyan na natin konting dikit dito. Konti-konti lang. Pangit namang maglagay ng dikit dyan kasi nababarahan yung oil pump natin. Yung pump ng langis. So, ano, didikitan lang natin dito sa loob lang, inner lang, konti lang. Yan. So, titiklapin ko pa sana kaso matatagalan pa, eh. Ang ganda pa naman, eh. Wala pa naman kabiyak-biyak yung natin, gasket natin dahil last January lang yata yan. January o February. Eh, ano pa lang ngayon, June pa lang ngayon, kaya yan. Ayusin natin na, yan na rin muna ang gamitin natin. Urig gasket naman yan. Okay, set na natin yung pisto natin para sabay na. So, exhaust, ibig sabihin ito yung exhaust, ito yung sa baba. Okay. Tapos lagyan na natin yung block natin. Lagyan na natin ng konting langis. Isang chain guide natin. Silipin natin kung naka top dead center. So ito na mga ka-duty, isiset na natin yung ating head. Ito ang gagamitin nating head gasket kasi yung head gasket na stock ay maliit, so magbabawas pa tayo dito. So ito, hindi na tayo magbabawas, didikitan na lang natin para hindi siya mag-leak.
So huwag niyo kalimutan, may dalawang dowel to dito. Okay na mga kabit, lagyan nyo natin ang manifold, lagyan natin ang dikit para sure bull na walang sinyal. So ito kasi may o-ring kaya hindi na natin kailangan dikitan. Okay, papala natin ito. Dito natin ang ilagay. Okay. Next natin. Ang ating tensioner. So, bago nga pala natin ilagay yung tensioner, nalimutan natin. Hindi pa natin nakakabit yung timing gear. Kaya, silipin muna natin kung naka cartridge center. Okay, cartridge center, kabit natin yung timing gear natin. Okay, nasa timing na. Silip ulit. Timing pa rin. Lagyan na natin ng tornilyo. Silip ulit kung naka-timing pa rin. Nawala. Okay, sakto. Kabit na natin itong ating tensioner. At dahil may dikit to, alisin muna natin yung goma sa ibabaw. So, ngayon naman ay subukan natin kung hindi siya magkikis kasi wala tayong mga ibang gamit. Wala tayong dial gauge. Talagang bolt on lang tayo. Plug and play kumbaga. So, subukan natin kung okay naman siya. Lakas ng presyo, no? Okay. At ngayon naman ay mag-tune up tayo. Ayan, mag-tune up tayo. Sa ibabaw ay gawin nating 4 lang.
0.04 lang i-set natin sa ibabaw. Maluwag yung 4 natin. Try natin 5. Okay, medyo mahigpit na 5 para hindi naman masyadong sakal na sakal. Tapos sa ilalim, gawin natin 7. Okay. Medyo mahigpit na 8 kasi wala tayong 7. Abnormal tong failure gauge ko. Okay. Up. Tingnan natin, ikutin. So, okay na mga kaduit. Ilagay na natin ang mga dapat ilagay. Oh no! Pina! At ikabit na natin yung mga play, mga cover, then hindi ko alam kung sino makakatulong ko sa pagkabit sa chassis. Okay na yan, kakabit na natin mamaya. So ito na mga kalit, nakabit na natin yung mga cover at siset na lang yan sa kamamaya pag may katulong na tayo. Wala tayong katulong eh, solo flight tayo ngayon. So mamaya na lang pagdating ni Bayaw or pag nagising yung kapatid ko, papatulong na lang tayo. Yan. At may bisita na naman tayo dumating. Eh? So, wash out, wash out. Madilim, madilim. Wait a minute! Wash out, wash out. Who are you? Magpapa-chaser daw at saka magpapa-check ng panggilid. Tsaka ng mga alog. Ayan. Bukod sa may-aring na alog, ang motor na alog na. So ito na mga kaduit at na-mount natin dito sa chassis itong ating motor, itong ating engine na sinit natin ng 54 nm. Ayan. At sulit naman yung pagod natin kahit solo tayo. Inintay pa natin na may makatulong tayo para may mount natin. So hindi na natin natapos kahapon dahil may sundo tayo. Ang labas kasi ng bayo ko ay hapon na rin, kaya yun. Ngayon lang natin natapos at na-mount. At okay naman siya. Sulit naman yung ating pagod. Ayan, pakita natin. Ito na yung ating 54 nm. Naggaling sa 59 nm. Ayan. Kung mapapansin nyo, tahimik na tahimik ang andar niya. Unlike nung 59 natin na maingay. Tapos, ang ating carburetor na ginamit muna ay yung ating 28 mm na reset pa rin na nilagyan natin ng J-Tinks na 112-38 combination, kasi yung stock carburetor natin ay kailangan pa ito, no? Namumutok-mutok siya, kaya yan muna yung nilagay natin para pansamantala para may magamit tayo sa ating pag-road test. So naiikot ko na siya, na-testing ko na, yun nga lang maganit pa siya.
at kailangan pang i-minor-minor para lumuwag o humakab yung piston. Ayan, medyo tahimik na siya. Ayan, so hayaan lang muna nating paminorin dyan para humakab. Medyo mababa pa yung minor natin. Ayan, one click. Ayan. So, yun po yung ating 59 na sinet natin ng 54 para kahit paano makatipid tayo, dahil ang kailangan na natin ngayon ay pan-deliver. So, sa sobrang mahal ng gasolina ngayon, pag ginagamit ko yung pang-deliver ay lugi tayo. Oh. Mahal ng gasolina ngayon eh. Pag ginamit ko siya, yung 200 natin, saglitan lang. Kaya naisipan ko na i-downgrade na lang muna at gawing 54mm para makatipid-tipid naman tayo sa gasolina. Nice. So, konti lang naman ang ginastos natin sa piyesa. Ang nagastos natin sa piyesa ay almost 1,500. Lahat-lahat na yun, kasama na yung black, dahil wholesale naman natin nabili yung black. Tapos yung black na, yung head natin ay 1,500 galing sa tropa natin. Ayan, at shoutout nga pala kay paring Nathan Works. Yan, maraming salamat sa black. Ayan, at sa advice. Ganyan din kay paring Edmond Bautista. Thank you pre sa advice mo sa mga technique. Ito na, okay na yung ating 54mm at error test na lang natin to. So baka next week o sa this week ay magamit na natin sa pagpasok para mas malalo nating ma-road test to. Thank you very much po sa lahat ng sumubaybay sa ating 54mm serye. Yan, ilang vlog din yung ating natapos dito, ang ginawa natin para masakatuparan natin itong 54mm na to. At ngayon ay purong gawa talaga natin to. Halos wala tayong katulong sa pagmamount lang at pagtatanggal lang tayo may katulong. Pero dun sa assembly, disassembly, simula sa head cleaning hanggang sa matapos ay ako lang po ang gumawa. Ayan, thank you very much po sa lahat. Shout out po sa inyong lahat. At kay JC Rules, JC Rules yan. Shout out po sa inyong lahat. At sa aking mga kapatid dyan sa New Zealand, shout out po sa inyong lahat. At dyan sa Mulanay, shout out po. Thank you. God bless. 3 days later.